tayo sa kusina ni Zeny nagbabalik. Gusto niyo po bang malaman kung paano magluto ng ginisang ampalaya? Yung wala pong kapait-pait na ampalaya. So, just keep on watching until the end. Tuturuan ko kayo kung paano gawin ito. Pero bago yon, kung bago lang kayo sa channel ko, please hit the subscribe button and the notification bell to keep you updated in our latest recipe videos. Sobrang na-appreciate ko po yun. So, wag na po natin patagalin. And these are the ingredients. So, let's start! Nang hiwain ko po itong ating ampalaya, nilagyan ko po siya ng asin. Binabad ko po muna siya sa asin para po lumabas po yung katas niya. Wala po itong tubig, naglabas lang po siya ng katas niya. So, ngayon po, gagawin natin ba... Pabaluan po natin to sa malinis na tubig at saka pipigaan lang po siya. Yan, ilagyan ko na po siya ng tubig at huhugasan ko po ito at pipigain. Pangalawang hugas ko na po ito, then sasalin ko po ulit sa malinis na lalagyan. Pigain lang po ulit natin. So, ito na po ang ating ampalaya. Isa-set aside lang po muna natin ito at mag-gigisa na po ako. Lagay lang po natin itong ating giniling. Papupulahin ko lang po itong ating giniling. Then, maglalagay lang po ako ng konting mantika. Iwanan lang po muna natin to. Balikan na lang po natin hanggang sa mag-brown-brown na po ang ating giniling. So, balikan na po natin itong ating giniling. Pinapula ko lang po siya ng ganyan. Mas masarap po kasi kapag ka niluluto po yung baboy na ganito, mas malasa po siya. Set aside lang po muna natin itong ating giniling. Kaya naglagay lang po ako ng mantika para mag-isa po tayo ng bawang. Lagay na po natin itong ating bawang. Papulahin lang po muna natin itong bawang natin. Lagay na po natin itong ating sibuyas. Itong ating kamatis. Antayin lang po natin itong maluto yung kamatis para po maglabas po ng sarili niyang katas. Masarap po kasi pag nagdalabas po siya ng kanyang katas. Ayan, medyo okay na po itong ating kamatis. Lagay na po natin itong ating giniling. Ayan, hayaan lang po muna natin ulit dyan yan. Habang naghahantay po dun sa ating niluluto, magbibiyak na po ako ng ating itlog. Patihin lang po natin. Balikan na po natin ang ating niluluto at ilagay na po natin itong ating ampalaya. Haluin lang po natin siyang ganyan. At maglagay na rin po tayo ng ating alat. Kapag alat po, nasa sa inyo na po yan kung gano'ng karaming alat po ang gusto ninyo. Tip ko lang po, hinay-hinay lang po sa ating pag-aalat para hindi gano'ng sa alat ang ating lulutuin. Lagyan po natin siya ng paminta. Ito po, optional lang po kung gusto nyong may paminta.
Then, mag-a-add pa po ko ng mantika. Yan lang po natin ito ng tubig para palabutin konti ang ating ampalaya. Then, iwanan lang po natin yan. Balikan na lang po natin pag malabot pa po yung ating ampalaya. After 6 minutes po, ito na po yung ating ampalaya. Dali na, madali lang naman po ito maluto kasi maliliit lang naman po yung hiwa niya. And pwede na po natin itagay itong ating itlog. Haluin lang po natin. Napakasimple lang po nito. Kayang-kaya nyo pong gawin. Then, para nyo po matikman yung alat, maglagay po kayo ng konting tubig. Para malasahan po natin yung alat. Tikman po natin. Ayan po, pwede na po yan. Tapos na po tayo sa ating pagluluto. Okay na po yung lasa ng ating ginisang ampalaya. Patayin na po natin itong ating kalan at mag-ano na po tayo sa ating plato. Mag-plating na po tayo. So, ito na po mga kakusina, tapos na po ang ating napakasarap at napakadaling gawain na ginisang ampalaya. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating recipe ngayon kahit kaunti lamang po. If you like this video, just give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the bell button for our latest recipe videos that we will be uploaded like this. Share and comment na rin kayo na mga gusto nyong malaman na recipe mula sa akin. Thank you so much for watching, KA-KUSINA. Happy cooking!